walang dahon ng niyog, don't worry. Meron po tayong palmera. So kung wala po kayong dahon ng niyog at saka hindi po tayo makalabas or makabili ng palaspas dahil nga po lockdown na naman, meron pong alternative. Hindi naman po palaging dahon ng niyog lang ang pwedeng gamitin. Sa ibang bansa po, kahit anong branches ng ng halaman, pwede mong gamitin as palms. Mas ano lang po natin, mas nakasanayan lang po nating mga na-conquer ng Spain, katulad ng Mexico, lahat ng mga Latin American countries, tsaka Philippines, ang dahon ng niyog, kasi ngayon yung ginagamit ng Spain. Tsaka yun yung symbol kasi. Pero sa ibang bansa, kahit anong klase ng halaman, pwedeng gamitin as palaspas. So ngayon, gagawin natin, gagawa tayo ng palaspas out of palmera. So yan. Last year, ito rin yung ginamit namin dito sa bahay kasi nga, walang mabibili ang palaspas. So nag-isip ako ng paraan, sabi ko, paano ko siya gagawing, magkakaroon siya ng design, magiging katulad siya ng dahon ng niyog na ginagamit natin palagi. So meron kayong nakita dun sa isang video na buntot na may ribbon. So tuturo ko sa inyo kung paano ang gagawin yung ganong klase ng design na palaspas. So ang una natin gagawin is fold natin yung dahon. Then fold again. Tapos para mag-lock, ipapatong mo yung kasunod na dahon. Then, papatong mo ulit yung kabila. Then, ganun ulit, patong sa kabila. Then, patong ulit hanggang sa makarating tayo sa itaas. So, ayan, malapit na tayo matapos. Ayan, tapos pasok ulit sa kabila. Pasok. Okay, tatapit na natin. Diyan na natin siya tatapusin. So ganyan yung magiging itsura ng palaspas natin. Yeah, magkakaroon siya ng parang braid sa gitna. Yeah. So ngayon, gagawin na natin yung loop and loop. So ano yung loop and loop? So ganito lang yon. So kuha tayong gunting. Asan ang gunting ko? Cutter. Lagyan mo lang siya ng alim para mapwede mo siyang i-shoot. Tapos doon sa ito, sa naka-loop sa kanya, ito, papasok po ngayon itong dahon. Yan, pasok. Then, papasok mo siya. Pagpasok no, babalik po siya doon din. And then, babalik mo lang ulit yung dahon para makabuo ka ng maraming loop. Yeah, tadyam! May loop and loop ka na. Isa pa. So, cut. Yeah. Pasok ulit. Pasok. So, dahan-dahan lang para hindi mag-break yung mga yung dahon na gagamitin niya. Kung sa palapa ng niyog to, yung isang buong malaking palapa, siguro umaabot ako ng 30 minutes kapag ginagawa ko siya. Pero syempre, maliit lang to, so mabilis lang siya. Ayan, nakikita nyo ba? Yan! So, ganyan yung magiging kalalabasan niya sa buong palas.
So alam ba ninyo ang simbolo ng palaspas? Ang ibig sabihin ng palaspas sa mga Hudyo ay tagumpay. Kaya naman noong pumasok ang ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem, ay nagwagayway at naglatag sila ng mga dahon ng oliba, tanda ng matagumpay na pagpasok. Sa atin namang mga Kristiyano, ang ibig sabihin nito ay ang pagiging martir. Ang mga martir ay yung mga inialay ang kanilang buhay para sa pananampalataya. Ginamit natin ito sa ating Panginoong Hesus dahil inialay niya ang kanyang buhay upang tayo mailigtas sa ating mga kasalanan. Ginamit din natin itong simbolo sa mga banal o santo na nag-alay ng kanilang mga buhay para sa pananampalataya. Tulad na lang ni San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod. Meron na tayo palaspas. So, ayan. Ito na yung pinaka-finished product natin. So, ito yung design ng palaspas na ginawa natin. Ayan. Diba? Mahirap siya sa simula, pero pagka nasanay na kayong gumawa ng ganitong klaseng design, mabilis na lang ito. Dati umaabot ako na isang oras pag ginagawa ko to dati, pero nung nasanay na ako, mga 30 minutes na lang, kasi ginagawa namin yung design na ganito sa isang buong dahon talaga ng palaspas. Parang ganito, ito maliit lang na version. Kasi nga, pinag-design namin sa simbahan yung ganitong mga klase ng design ng palaspas. So, I hope may natutunan kayo sa paggawa natin ng palaspas na i-upload ngayong Holy Week. Kaya, stay tuned lang po kayo. Thank you.